Pagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay mag-aaral, magbasa ng salita ng Diyos, o magbabasa ng salita ng Diyos. At ang ating batayang teksto ay ang aklat po ng Levitico, chapter 6, verses 1 hanggang 30. Levitico, chapter 6, verses 1 hanggang 30, na ganito po ang sinasabi. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nagkakasala ang sinumang magkaila tungkol sa isang bagay na inilagak sa kaniya. Ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa at ang mag-angkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kaniya, babayaran niya ang kaniyang ninakaw, kinamkam na napulot o inilagak na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at papatungan pa ng ikalimang bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Ang ihahandog naman niya ay isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan at ahalagan ayon sa halaga ng panghandog sa kasalanan. Ihahandog iyon ng saserdote at siya'y patatawarin sa alinmang pagkakasala niya. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa dambana ang handog na susunugin at bayaan doong magdamag na may apoy na nagdiningas. Magsusuot ng tunikang lino at pantalong lino ang saserdote at aalisin niya ang apo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng dambana. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa labas ng lungsod sa isang dakong malinis. Ang apoy sa dambana ay mananatiling maningas at gagatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Patuloy na pagniningasin ang apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Ito naman ang tuntunin tungkol sa mga pagkaing ihahandog. Mga saserdote lamang ang maghahandog nito sa dambana. Dadakot ang saserdote ng harinang binusan ng langis at binudburan ng kamanyang at ito'y susunugin sa dambana bilang handog sa akin. Ang masarap na samyo nito ay pailan lang sa akin. Ang natira ay magiging pagkain ng mga saserdote. Lulutuin ito ng walang lipadura at doon nila kakanin sa isang banal na dako sa patio ng toldang tipanan. Inilaan ko iyon para sa kanila bilang kaparte ng pagkaing handog sa akin at tulad ng mga handog na pangkasalan, iyo'y banal din. Lahat ng lalaki mula sa lahi na Aaron ay maaaring kumain nito. Ito ay kaparte nila magpakailanman sa mga pagkaing handog sa akin. Anumang masayaran nito ay ituturing na banal. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, ito ang handog na dadalhin sa akin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa araw ng pagtatalaga sa kanila. 3/4 litro ng mahusay na harinang panghandog. Ang kalahati nito ay ihandog sa umaga at ang kalahati na may sa gabi. Ito ay mamasahing mabuti sa langis at ipiprito sa kawali at pagpipira-pirasuhin. Pagkatapos, susunugin sa dambana bilang masamyong handog sa akin gaya ng handog na pagkain. Ang saserdote sa lipi ni Aaron ang maghahandog nito sa akin. Ito'y batas na dapat sundin magpakailanman. Ang handog na ito ay susunugin para sa akin. Ang lahat ng pagkaing handog ng saserdote ay lubusang susunugin. Hindi ito maaring kainin. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak,
Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkasalang di sinasadya. Pangkasalanang di sinasadya. Ang handog pangkasalanang di sinasadya ay doon papatayin at papatayin sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Ito ay napakabanal. Ang natirang hindi sinunog ay maaaring kanin ng saserdoteng naghandog nito. Ngunit kakanin niya ito sa isang dakong banal sa patio ng toldang tipanan. Ang anumang madantay sa laman niyon ay tuturing na banal. Ang damit na malagyan ng dugo nito ay lalabhan sa isang dakong banal. Ang palayok na pinaglutuan ng handog pangkasalanang di sinasadya ay babasagin. Ngunit kung ang pinaglutuan ay sisidlang tanso, ito'y kukuskusin at hugasang mabuti. Ang sinumang lalaki sa sambahayan ng saserdote ay maaaring kumain ng handog na ito. Iyon ay napakabanal, ngunit hindi maaaring kainin ang handog na pangkasalanang di sinasadya. Kung ang dugo nito ay dinala sa toldang tipanan upang do'y gawing pantubos sa kasalanan, ito ay susunugin na lamang. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito ay information about doon sa mga handog na susunugin, ang handog na pagkain, ang handog para sa kasalanang di sinasadya. So makita natin dito na yung handog na susunugin ay si Aaron at ang kanyang mga anak ang gagawa ng tuntunin na ito tungkol sa handog na susunugin. Kailangan ilagay sa damba ng handog na susunugin at bayaan doong magtamag na may apoy na nagdiningas. So yung mga handog po ba natin ay nagdiningas? So mga kapatid, malinaw dito na dapat maglaan tayo lagi ng handog para sa Diyos. Lalo na kapag tayo ay nagkasala, kailangan panumbalikin natin yung nasirang relasyon. Ang sabi din dito ay ang handog na pagkain. Ang tuntuning tungkol sa mga pagkain ihandog, mga saserdote lamang po yung maghahandog nito sa dambana. At sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang handog na dadalhin sa akin ni Aaron at ang kanyang mga anak sa araw ng pagtatalaga sa kanila. And then yung lastly, ang handog para sa kasalanang di sinasadya. So nandito din yung mga informations, yung mga dapat gawin. Mga kapatid, ang challenge o ang aral na mapupulot natin dito ay ang handog pangkasalanan ay kinakailangan kapag sinasadya o di sinasadyang binaliwala ng isang tao ang karapatan ng pag-aari ng ibang tao. Kinakailangan ding ang handog sa tuwing ang isa sa mga utos ng Panginoon ay di sinasadyang nasuway. Ang handog ay dapat dalhin kalakip ang pagtutuwid sa nagawang kasalanan at 20% multa. Mga kapatid, napakahalaga po yung paghahandog sa panahon ni Moises, yung mga Israelita, para kung nagkasala ka, kailangan mong maghandog. So, di ba yung Levitico ay kabanalan, pagiging holy ng mga Israelita. Dapat maging holy lagi. So, tayo, kailangan nating maging holy lagi, hindi maging huli. Maging holy sa mata ng Diyos. So, yun po yung salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Pagpalain po tayong lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat dahil lagi kang nandyan para ipaunawa na mahal na mahal mo kami.
Lord, lagi mo kaming samahan sa lahat ng aming gagawin. Naway maitaas ka lagi sa aming buhay. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, nilalapit ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo maghari karakilang Diyos sa bawat isa. At dalangin namin ang kagalingan para sa lahat. Ang mga anak mong naapektuhan po ng bagyo, naway gumaling na po sila. At sa emosyonal na kagalingan ng ilang Diyos. Kasi minsan natatakot, pero naniniwala kami na bibigyan mo sila ng pag-asa para makabangon muli. Ang part po ng Cagayan, ng ilang Diyos, Isabela, naway ikaw po ang manguna sa mga probinsyang ito ng ilang Diyos. Naniniwala kami na gagawa ka ng himala sa mga probinsyang ito. Kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos.